Oops! Halos mahulog ang mga folder sa dala ni Veronica. Dahil sa pagmamadali niya, hindi siya magkandadala sa attache case at mga folders na bit-bit. Kabababa lamang niya mula sa kanyang kotse matapos maipark yun sa parking lot ng Ilin Tower sa Makati. Nasa ikasyam na palapag ng 24-story building, ang Latgardo Veres, Alano and Associates Law Office, isa sa kinikilalang law firm sa bansa. Junior partner siya doon. Ito ang hirap na walang driver, naisip niya. Pero hindi siya nagsisisi. Hindi niya kailangan ng driver, lalo ng bodyguard o alalay. She can live without them. Sanay siyang hindi nagiging dependent sa iba, lalo na sa mga lalaki. Nagulat pa siya nang lumapit sa kanya isang lalaking naka-uniform na pang-security guard. Tutulungan ko na kayo, ma'am. Nakangiting alok nito. Balahibuhing mga bisig ang nakita niyang dumampot ng mga folders na nahulog at inabot sa kanya. Pagkuwain ni lahat nitong kamay para abutin ang dala niyang attache case. Wow, ang ganda ng boses. Boses DJ, sa loob niya. Dahil matangkad ang lalaki, kinailangan pa siyang tumingala para lamang makita ang mukha nito. Ang ma-focus sa mga mata niya sa mukha nito, pakramdam niya saglit na tumigil ang pag-inog ng mundo. Security guard nga bang lalaking kaharap niya? Kinailangan pa niya itong hagurin ng tingin mula ulo hanggang paa bago siya napaniwalang isang security guard nga ang kanyang kaharap. Oh my gosh! He's so too handsome for a security guard. At mistiso, ito na yata ang pinakagwapang security guard na nakita niya. Sa biglang tingin, para niya nakita in person si Chris O'Donnell, yung bida sa Vertical Limit Mantangwe, ang ilong nito. Prominente ang panga, heart shape ang muka, at may bahagyang cleft chin. Kasing deep din ang mga mata ng Hollywood actor ang mga matang lalaking kaharap niya ngayon. Pero ang pinakamalaking pogi points nito ay ang maganda at bughaw ng mga mata nito. Bibihirang Pilipinong blue-eyed na sabi niya sa sarili. Hindi kaya bagong artista ito na nagkataong nagsushooting lang dito? Nakangiting kinuha nitong attache case niya. Thank you. Pinapormal niya ang tinig. Ayaw niya mahalata nito na apektuhan siya nakakisigan nito. Sumunod siya rito na humakbang ito patungo sa labi ng building. Gayunpaman, may ngiting gumuhit sa kanyang mga labi na dati ay hirap na hirap lumitaw kapag lalaki ang kanyang kaharap. Ganyan dapat ang security guard. Hindi lang ang premises ng building ang binabantayan. Inaalalayan din ang mga tenants sa building na ito sa loob-loob niya habang humahakbang patungo sa kinaroroonan ng elevator. Bago ka rito ano? Hindi ka pamilyar sa akin eh. Bali niya sa security guard. Yes ma'am. Kaya ka naman pala nagpapa-impress bago ka rito. Hindi pa rin niya napigil ang pagiging prangka sa kabila ng paghangang agad niyang nadama para dito. Hindi ko ugaling magpa-impress ma'am. Nakita ko lang kayong hindi magkandadala sa mga bit-bit niyo, kaya nilapitan ko kayo kaagad. Nagpasalamat na ako sa iyo, hindi ba? Nang bumukas ang elevator ay kinuha na niya mula rito ang attache case niya. Salamat ulit. Formal na formal ang kanyang mukha at pumasok na siya sa elevator. Nakatalikod ng security guard ay nakasunod pa rin dito ang tingin niya. Ayaw na sana niya itong balikan pang tingnan, ngunit hindi niya maiwasan. She couldn't resist his magnetic charm. Kahit sa ang angulo ito tingnan ay guwapo. Bukod sa over 6 feet ang tansya niyang height nito, ay maganda rin ang build ng katawan nito. Pang action star ang forma. At maging ang uniform nito ay nadala nito sa eleganteng paraan. Mas bagay sa kanyang uniform ng isang US Navy, aniya sa sarili. Masyado talaga siyang guwapo para maging security guard lang. Kapag naspatan ito ng movie producer or talent scout, for sure madidiscover ito. Nakita mo ba yung magandang tanawin sa Lovey Veronica? Bungad sa kanya ni Miles pagpasok niya sa opisina nila, sekretary ito sa law firm nila. Anong magandang tanawin? Kunot noon tanong niya. Yung bagong crush ng bayan. Crush ng bayan? Umarko mga kilay niya. Yung bagong security guard ng building na to. Hindi niya napigil matawa. Ah, yun ba? Georgius siya at grabe ang sex appeal, hindi ba? Kaya lang isang hamak na security guard. Salo niya habang umuupo sa swivel chair sa harap ng kanyang desk. Pero gwapo talaga siya, no? Sayang nga lang at isang hamak na si Q, komento ni Miles habang ina-applyan ng press powder ang oily nitong mukha. Huwag kang magpakagagan tulad ni sister kong si Lian, Miles. Huwag kang magpadala sa gwapong mukha at magandang ngiting nakikita mo. Believe me, ang mata ng puso ay duling. Ikaw talaga? Nakaingos na reaksyon nito. Don't tell me hindi mo siya napansin. He's like an uncut diamond, don't you agree? Head turner and attention drawer? Oh, sige na nga. Pati anod na lang niya para tumahimik na ito. Binuksan na niyang computer sa kanyang table. Ngunit sa pagliwanag ng monitor, parang nakita niya rin ang mukha ng security guard na agad palang kumuha ng atensyon at paghanga ng female tenant sa Elaine Towers. Gusto niya pagtaka na sarili. Hindi siya dating madaling maapektuhan kapag may nakitang guwapo. But this time,
Hanggang na mga oras na yun ay apektado pa rin siya na napakalakas na karisma ng security guard na iyon at hindi na naalis sa isip niya ang blue eyes nito. Kung sa bagay, abnormal ako kung hindi ako ma-attract sa kanya. Sinarili na lamang niya yun. Hindi na niya sinabi kay Miles na humanga rin siya sa bagong gwardya. Bakit ko ba siya pag-aaksaya ng oras na isipin? Lalaki lang siya. Lihim niyang Smith pagkuha ipinokus ang mga isip sa trabaho. Never in her life na hinayaan niya istorboy na isang lalaking isip niya. Kahit sino pang special na anak niya Dan, siya ang nangistorbo ng isip ng mga kalalakihan na hindi naman niya pinapansin. Magdusa sila, nangingiting na isip niya. Kinahapunan, palabas siya ng elevator na makita niyang gumiti sa kanyang bagong security guard na matanaw siya nito. Ngunit hindi siya gumanti ng ngiti. Agad din niyang inaalis ang tingin dito. Chininap siya katulad ng dati. Ako na magdadala ng attache case niyo, ma'am. Anito na lumapit sa kanya. Muli niya itong hinagod ng tingin. Pagkaway pinaarko niya isang kilay na magtamang kanilang mga tingin. Nagpapa-impress ka talaga, ha? Hindi, ma'am. Hindi ko lang talaga matiis na makitang nahihirapan ng isang babaeng katulad niyo. Magalang nitong tugon. Saka kasama ho sa trabaho namin yun. Marunong ka sumipsip, ha? Komento niya at inabot nitong kanyang attache case. Saang agency ka ba galing? Wala ba kayong driver, ma'am? Tanong din ito sa halip na sumagot. Wala, hindi ko kailangan. Diretso niyang sagot habang palabas ng lobby. Nakasunod ito sa kanya. Pero delikado para sa isang babaeng tulad niyong wala man lang kasama. Dapat nga, ma'am, may bodyguard kayo. Bodyguard? I don't need a bodyguard. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Delikado pa rin para sa isang magandang dalagang katulad niyong walang bodyguard. Huwag mo na akong bulahin. Matagal ko nang alam na maganda ako. Kinuha niyang kanyang attache case mula rito nang nasa harap na sila ng kotse niya. Pinasok na ngayon sa loob. Bago siya sumakay ay may naalala siyang itanong dito. Ano nga palang pangalan mo? Ipe ho. Ipe? Bahagya siyang umuwi nang marinig ang pangalan nito. Walang dating ang pangalan niya. Pero mas gwapo siya sa Ipe ni Chris Aquino. At hindi bagay sa itsura niyang pangalan niya, mas bagay siguro sa kanyang prince dahil mukha siyang prinsipe. Ano kayang buong pangalan? Siguro Felipe ang real name mo, ano? Curious lang ako. Usisa niya dito bago siya sumakay sa kanyang kotse. Hindi, ma'am. Pacifico ho ang full name ko. Pacifico? Sa dinami-dami ng pangalan sa mundo, bakit yun ang binigyan ng parents niya sa kanya? Bulag bang mga magulang niya at hindi nakitang gwapong anak nila para bigyan ng ganung kabahong pangalan? Hindi naman siguro palaypay ang family name niya. Bigla siya napatingin sa nameplate ng uniform nito at muntik na siya mapabunghalit ng tawa nang mabasa yun. Palapaw, palapaw ang family name nito. Muntik na nga maging Pacifico Palaypay ang pangalan nito. Hindi niya napigil ang matawa. Ma'am, ako po bang pinagtatawanan niyo? Ha? Well, medyo natawa kasi ako sa pangalan mo. Muntik na maging Pacifico Palaypay. I'm not sure kung napanood mo yung old movie ni Dolphy where he played the role of a gay. Pacifico Palaypay ang title noon. I was able to watch it kasi my childhood friend ako na niece ni Dolphy. We used to go to their house at nakatuwaan namin manood ng mga old movies niya. And the movie was so funny. Gusto ko ngang isumpang parents ko sa pangalang binigay nila sa akin eh. Natatawang sabi ni Ipe. Lumitaw ang pang close-up smile nito. Noon napatunayan ni Veronica na makalaglag puso kong umiti ito. Muli siyang natawa. Pagkuway bigla rin niya itong binawi. Bye Ipe! Paalam niya rito. Ingat sa pagdadrive, ma'am. You don't have to remind me. I'm not a careless driver. Medyo pasuplada niyang sagot at pinandar na niyang kanyang Honda Civic. Ngunit mula sa side mirror ay binalikan pa niya ito ng tingin. Sayang ka, Ipe. Naiiling na sabi niya sa sarili. Kung karamihan sa female tenants ng Ilin Tower ay nagkaroon ng bagong apple of their eyes sa katauhan ng security guard na si Ipe, hindi kasama sa mga yun si Veronica. Hindi naging mas exciting sa kanyang pagpasok sa law firm dahil lang nagkaroon ng security guard na kapanta-panta siya. Para sa kanya'y ordinary pa rin ang sumunod na tatlong araw. Kung may bago man, yun ay dahil palagi nang may sumasalubong sa kanya para bitbitin ang attache case niya. Palagi rin itong may nakahandang ngiti para sa kanya. Sa tuwing darating siya, hindi maaaring hindi niya mapansin si Ipe dahil napaka-striking ng personalidad nito. Kahit siguro ihalo pa ito sa karamihan, ay mangingibabaw pa rin ito. Bukod pa sa mahirap iwasan ng tuksong muli itong balikan ng tingin, gusto niyang ignorahin ang nangahatak na kakaisigan nito. Ngunit paano ba niyang gagawin sa lalaking likas na palabati at magalang? Ewan niya kung sa kanya lamang ito ganoon dahil crush nito o kung courteous lang talaga ito sa lahat? Oh my! Lumakas na ang ulan, wala pa naman akong dalang payong. Marahan niya nasuntok ang manibela na lumakas ang ulan bago pa siya makababa ng kotse at makapasok sa lobby ng building.
Eksaktong kapaparada lamang niya sa parking lot ng Tower si Lane. Tansya niya ay mahigit isang dosen ng metro pa rin ang tatakbuhin niya para makarating siya sa lobby. Sa lakas ng ulan, tsak nabasa na siya bago pa niya matawid ang distansyang yun. May naghihintay pa naman na kliyente sa kanya at interesado siyang hawakan ang kaso nito dahil isa na naman yung kaso ng mga agrif party ay babae. Shit! Kanina pa na-text sa akin ni Miles na dumating na si Regina Loris sa opisina. Baka naiinip na siya? Pangamba niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at akma niyang tatawagan si Miles upang utusan itong sunduin siya sa kotse nang mapansin niya mula sa windshield ang lalaking papalapit sa kotse niya. Si Ipe, may dala itong malaking payong. Napangiti siya sabay kibit ng balikat. Bilib na talaga ako sa security guard na ito. Hanggang ngayon, feel pa rin niyang pagiging tunay na boy scout. Laging handa at maaasahan. Inalalayan pa siya nito upang makalabas ng kotse na hindi nababasa. Pinayungan siya nito ng mabilis upang hindi siya mabasa ng ulan. Kahit malaki ang payong, hindi pa rin yung sapat para magkasya sila ng hindi nababasa. Kinailangan nilang magsiksikan sa ilalim nun, kung kaya't hindi na iwasang magkadikit ang kanilang mga katawan. Halos magtayuan ang mga balahibo niya sa braso nang magdaiti ang kanilang mga balat. May gumapang na tila malakas na boltahe ng kuryente sa buo niyang katawan at pumasok sa ultimo kaliit tiitan niyang ugat. Ano bang kapangyarihan meron ng lalaking ito para makaramdam siya ng ganun ka-abnormal na pakiramdam? Pilit niya yung tinaboy sa pamamagitan ng paglakad ng mabilis upang madali silang makarating sa lobby ng building. "Well, thank you, Ipe," sabi niya nang naroon na. "Don't mention it, ma'am," nakangiting sabi nito saka inabot sa kanyang attache case niya na ito na rin ang nagbitbit. Napansin niyang bahagyang nabasa ang balikat ito dahil siya ang higit nitong pinayungan. Pero bakit niya iintindihin yun? Sa halip ay tumalikod na siya at nagmamadaling humakbang patungo sa kinaroonan ng elevator. Ngunit bago siya pumasok doon ay muli niyang tinapunan ng tingin si Ipe. At hindi niya may tatanggi sa sarili nagsisimula na siyang kagiliwan ang bago nila security guard. Subalit tiniyak din niya sa sarili na pure fondness lamang yun. Hindi nahihigit pa doon. Dahil hindi siyang klase ng babaeng mag-aaksaya ng special na damdamin sa isang lalaking hindi niya ka-level. No way! Sumpa niya sa sarili. Kinabukasan ay Valentine's Day. Kung para sa maraming babae markadong petsa yun, para sa kanya ordinaryong araw lamang yun. Wala kasi siyang date at wala siyang balak makipag-date. Mag-overtime na lamang siya dahil maraming kaso siyang dapat pag-aralan. Ang mga kaibigan naman niya ay tsak niyang may ka-date sa kanikanilang boyfriend. Nakatanggap din naman siya ng roses mula sa kanyang mga admirers na ayaw pa rin sumuko. "Don't tell me na magpapaiwan ka pa rito sa office," bati ni Romel sa kanya. Isa ito sa mga partners nila sa law firm na yun. Mahigit isang taon din ito nang ligaw sa kanya bago nag-give up. 5 taon na itong biyudo at may isang anak. Kanina nakatanggap din siya mula rito ng bulaklak. Mukhang palabas dito ng opisina. "Wala ba talagang Valentine sa'yo?" "Oh well, knowing you, hindi ako magtataka." Isang simpleng ngiti ang tinugon niya sa sinabi nito. "Mas mabuti nga itong walang date eh. Hindi ko kailangan makipagsiksikan sa mga lovers na tsak na magkakagulo sa mga lugar na gimikan. Magtatrabaho na lang ako," katugiran niya. "Kung tinanggap mo lang sanang isa sa mga invitation sa iyo ng nakapila mong admirers, edi may date ka rin sana." "Hindi baling wala akong date. Ayoko ng problema at sakit ng ulo," sabi niya habang nililigpit ang mga low books na nakakalat sa ibabaw ng kanyang desk. "I'm working on my new case, Rom. Yung kaso ni Regina Loris at ng live-in partner niyang Phil Am na si Jan na pinutulan niya ng sex organ. Another controversial case, ha? At mukhang karapatan na naman ang kabaro mong ipaglalaban mo dyan." "Siyempre." "Paano? I have to go. May date ako eh." "Really? Well, I'm happy for you, Rom. Mabuti naman hindi na akong kukulitin mo." "Thanks. Suko na kasi ako sa iyo eh. Mukhang kahit lumakad ako ng paluhod, wala akong pag-asa sa bato mong puso. Kaya makikipag-date ako sa chatmate kong taga Bulacan. Byuda rin siya. Who knows, baka siyang soulmate ko." Pagkakwento nito na halatang excitement sa mukha. "Well, good luck," sabi na lamang niya. Mabait sana si Romel, pero masyado itong bilib sa sarili. Para bang ito na pinakamagaling na lalaki sa mundo? Madalas niya marinig na ikinukwento nito ang mga kasong na ipanalo nito. At allergic siya sa mga lalaking egoistic at masyadong pamacho ang image. Yun ba tipong hindi matatanggap na kaya itong higitan ng isang babae? Na feeling sa sarili ay si Superman. Pasado alas 7 na lumabas siya ng opisina. Nalumabas siya ng elevator sa ground floor. Agad tumawag ng pansin niya si Ipe. Nakaupo ito sa couch at kapansin-pansin ang lungkot na nakarehistro sa mamula-mula nitong mukha. Impressive ang gayak nito. Naka-black jacket ito na sa loob ay asul na polo shirt at tight denim jeans. Hindi niya may de-deny sa kanyang sarili na napukaw nito ang kanyang paghanga. Agad siyang binati nito na mapansin siya. "Hi, attorney!" Anito na halata ang pilit ng ngiting lumitaw sa mga labi. Tumayo ito,
Ipinasok sa bulsa ng pantalo ng isang kamay ang isa naman inagod sa buhok nito. Magandang bagsak noon na bahagyang kumiliti sa kanyang pagiging babae. Kaya maraming nababaliw sa lalaking ito kahit kabago-bago pa lang eh. For sure, maraming magpoprotestang babae sa building na yun kapag nilipat ito ng assignment. Lahat yata ng angulo ng lalaking ito ay very appealing. May magnetic and hypnotic charm ang loko. Kung PMA cadet uniform sana ang suot niya, baka bukas na bukas din ay magka-boyfriend ako. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya at naisipan niyang labitan ito. Ngunit gaya ng dati, alam niya kung paano itataboy ang paghangang pilit bumabangon sa kanyang dibdib. Crush ko lang siya, it's nothing more than that, sabi niya sa sarili. Wala itong iniwan sa isang chocolate cake na masarap kainin, pero dahil takot kang tumaba ay hindi mo kakainin. Tinignan mo lang pero pagkatapos ay dapat mo rin talikuran. Happy Valentine's, attorney, nakataas ang noon niya nang kausapin ito. Ganda ng porma mo ah, pinilit niyang wag sumila yung iting nasa sulok lamang ng kanyang mga labi. Kanino mo inarkila yung jacket mo? Damn hard tang. Bakit ba nasabi niya yun? Joke lang, bigla niyang bawi. Hindi niya intensyong insultuhin ito. Napansin niyang roses na naiwan sa inuupuan nito. May date ka siguro, no? Meron sana, attorney, malungkot nitong tagon. Bakit sana? Don't tell me hindi ka sinipot ng date mo. Ngumiti ito na mapait. Actually, tama ang hula niyo, attorney. Nag-text siya sa akin kani-kanina lang. Hindi raw siya makakarating. Kaya pala malungkot ang smile mo. Nangihinayal lang kasi ako, attorney. Pinaghandaan ko pa naman ang date na ito. Bumili ako ng ticket para sa Valentine concert ni na Martin at Chacha. Tapos nagpa-reserve ako sa isang restaurant. Inalaan ko pa naman para sa date na yun ang sinweldo ko. Napangiti siya. Hindi siya makapaniwala ang isang kasing gwapo ni Ipe ay hindi sisiputin ang date nito. Kung tutuusin, ito ang klaseng pag-aagawan ng mga babae na makadate. Ngunit baka nawalan ng ganang makakadate sana nito nang matuklas ang isang simpleng security guard lamang ito. Iba na talagang kababaihan ngayon. Praktikal na. Mas marami nang tumitingin sa kapal ng bulsa. Pero kung akong tatanungin, pwede ko na siyang pagtiyagaan, sabi na isang bahagi ng ganyang isip. Ngunit agad din niyang binura sa isip ang ideyang yun. Dinampot ni Ipe ang red and white roses na nasa upuan. Saka yun inabot sa kanya. Sa inyo na lang ito, attorney. Total, hindi naman darating ang kadate ko. Tiningnan niya mga bulaklak na inaabot nito. Pagkuway nagkibit balikat siya. Karaniwan na lamang sa kanya makatanggap ng mga bulaklak at regalo. Kung minsan nga hindi na niya pinapansin, lalo na kung galing sa isang makulit na sweetheart o aroganting admirer. Pero bakit para napakaganda ng mga roses na inaabot ni Ipe sa kanya? Para mo naman akong iniinsulto niyan ah. Nakaismid na sabi niya rito. Itong ganda kong to, gagawin mong tagasalon ng para sa iba? May himig na pangbibirong sabi niya. Ngunit bahagya lamang lumitaw ang ngiti sa kanyang mga labi. Sorry kung medyo na-offend ko kayo, attorney. Hindi bale. Bibili ako ng bago para sa inyo. Tila napahiyang sabi nito. Wait! Aniya at kinuha rin niya mula sa kamay nito mga roses. Sige, I'll accept this. Pwede ko na itong pagtiyagaan dahil fascinated ako sa white roses. But next time kung ayaw mong itapon ko sa trash can, huwag na huwag mo akong bibigyan ng roses na hindi talaga para sa akin, ha? Yes, attorney. Kimi ang ngiting sagot nito. Pinagmasdan niya mga roses na hawak. Pagkuway mo din niyang binalingan si Ipe. Let me see. Kung sayang itong mga roses na binili mo, masayang tiket sa concert, pati na yung reservation mo sa isang restaurant. Bakit hindi ka nalang humanap ng ibang kadate? Umaliwala sa ngiti nito. May magpaunlak naman kaya sa invitation ko, ma'am? I mean, isang hamak na security guard lang ako. Sino naman ang babaeng sasama sa akin? Hindi niya alam kung mababawasan ang paghanga niya rito. Nagpapa-humble effect lang ba ito o talagang kulang ito sa self-confidence? Pero bakit ba siya madidismaya kung kulang man ito ng tiwala sa sarili? Hindi ba't kung papipiliin siya, mas gusto niyang kausap ang isang lalaking simple lang kaysa sa isang akala mo ay si Superman kung makaasta? Bakit naman walang sasama sa'yo kung iimbitahin mo mag-date? Katulad ko, halimbawa, itapin na wala akong date kaya pwede siguro akong mag-proxy sa kadate mong hindi sumipot? Talaga, attorney, pwedeng kayo na lang ang date ko? Parang hindi makapaniwala ang tanong nito. Why not? Basta siguraduhin mo lang na magugustuhan kong restaurant na pagdadalhan mo sa akin. Hindi ba kayo nagbibiro, ma'am? Paniniyak pa niya. Ayaw mo yata eh, madali naman akong kausap. Lalong hindi ko ugaling ipilit ang sarili ko. Uuwi na lang ako. Hindi niya alam kung ano yung tuwang sumapuso sa kanya nang makitang excitement sa mukha ni Ipe. Siya man ay may excitement na nararamdaman sa kanyang dibdib dahil makaka-date niya ito. Dalawang Valentines na rin ang nagdaan na wala siyang date dahil nga wala siyang pinaunlakan sa dagsa niyang manliligaw. Hindi niya kayang ipaliwanag sa kanyang sarili kung bakit naisip niyang sumama kay Ipe.
to think na napakalayo ng kanilang agwat, hindi man siya tumitingin sa bulsa ng tao, hindi naman niya pinangarap na mahulog sa isang tulad ni Ipe na alam niyang hihila sa kanya pababa. "Shall we go, attorney?" Untag nito sa kanya. "Dapat lang, mahirap akong mainip. Madaling magbago yung isip ko," pananakot niya. Agad nitong kinuha ang attache case niya, humakbang na siya patungo sa parking lot, animoy alalay na sumunod ito sa kanya. Pagsapit nila sa kotse niya, ay hiningin itong susi sa kanya. "Hindi niyo na itatanong, attorney, marunong ako mag-drive." "No, ako na magda-drive. Hindi ko pinapadrive sa ibang sasakyan ko," formal na tugon niya rito. "Pero attorney, nakakahiya naman ako pang pagda-drive niyo." "Huwag kayong mag-alala, hindi naman ako reckless driver." "Bakit? May batas bang nagsasabing kapag magkasama isang lalaki at isang babae, dapat tayong lalaki ang mag-drive?" Napakamot na lamang ito sa batok. "Pero attorney, kotse ko to, kaya akong dapat mag-drive. Ngayon, kung hindi kaya ng male ego mo na ipag-drive ka ng isang babae, forget this date." "Sandali, attorney," habol nito sa kanya na tumalikod siya at lumapit sa kotse niya. "Sige, kayo nang bahala. Hindi ko na ipipilit na ako mag-drive. Huwag lang kayong umuro sa date na ito." Napangiti siya. Tama nga sinabi ni Melody, kung may lalaki mang papayag na magpadumina sa kanya, yun ay mas mababang katayuan sa buhay kaysa sa kanya. At lihim na ipinagpipista ng puso niyang pagsunod-sunuran sa kanya ng isang machong katulad ni Ipe. Lumipas ang mahigit 2 oras na concert nang hindi namalayan ni Veronica. Siya ang tipo ng taong madaling ma-bore, lalo na't lalaki ang kasama niya. But this time, hindi siya nakadama ng pagkainip. Hindi lang siya sigurado kung dahil nag-enjoy siya sa concert o dahil natuklasan niyang masayang kasama si Ipe. Napaka-gentleman ito. Halos alalaya siya sa bawat kilos niya. Kulang na lamang ay kargahin siya nito. Noon, ayaw na ayaw niya ng ganun trato mula sa isang lalaki. Nagmumukha siyang fragile. But now, masarap sa pakaramdam niya ang mga pag-aalala ni Ipe. He made her feel like a queen. Pagkatapos ng concert ay nagtuloy sila sa restaurant na may reservation na si Ipe. Nagulat siya sa lugar na pinagdala nito sa kanya, isa yung sikat na steakhouse sa Makati na napuntahan na rin nila ng kanyang mga kaibigan. "Expensive ang lugar na ito, ah. Baka naman inubos mo na 1 buwang sweldo mo para lang sa date na ito," sabi niya habang papasok sila doon. "Talagang pinaghandaan ko ang date na ito, attorney." Iginiya sila ng receptionist sa table na naka-reserve para sa kanila. Maagap na hinila ni Ipe ang sangsilya para sa kanya. At nang makitang komportable na siya, ito naman ang naupo sa silyang kaharap ng kinaupuan niya. "Well done yung sa akin," aniya sa waiter pag umorder ng steak. Pagkaway ginala niyang paningin sa paligid, subdued ang liwanag, may soft music na pumapainan lang at romantic ang ambience, lalo pat candlelight ang dinner nila. "I like the place," komento niya. "Mabuti naman at nakapasa sa mataas na standard niyo itong lugar, attorney," nasisiyang sagot ni Ipe. "I've been here once, pero matagal na yun, nasa college pa yata ako noon," sad niya. "Gusto mo siguro magpa-impress sa blind date mo kaya you didn't mind spending for this date?" "Siyempre naman, attorney," nakangiting sagot nito habang hinihintay ang order nila. "She must be somebody special at maganda," dugtong nito. "Sana mo kayo nakakilala sa Villa Royal Island." "Villa Royal Island?" Maang na reaksyon niya pagkarinig sa lugar na yun. "You mean taga Villa Royal Island ang supposed to be date mo?" "Actually, pareho lang kaming dayo doon nang magkita kami. Gesya sa isang villa owner. Ako naman nautusan ng dati kong employer." "I see. Akala ko'y taga Villa Royal Island yung girl. Alam mo naman when you speak of that place. You speak of the rich and famous people na nakatira sa lugar na yun." "Siguro nga kaya hindi siya sumipot sa date namin dahil na-turn off siya. Ano nga naman ang mapapala niya sa isang karaniwang security guard na kagaya ko?" "Minamaliit mong trabaho mo?" tanong niya rito. Ewan niya kung bakit gusto niyang mahukay ang lalim ng pagkatao nito. "Of course not. Ngunit walang ambisyosang babaeng papatok sa isang security guard. Pero proud ako sa trabaho ko." "Really? Desenteng trabaho ang pagiging security guard. At hindi birong trabaho yun, ipain mo ang sarili mong buhay para sa seguridad ng establishments na binabantayan mo. Pati ng mga tao naglalabas-masok dun." "Very well said." Gusto niya ang klase ng pag-iisip ni Ipe. Mali naman palang akala niyang zero ang self-confidence nito. Marahil sadyang humble lamang ito. Gusto rin niyang attitude nito. Nagagawa nitong positibo kahit ang mga bagay na negatibo para sa iba. Bibihira ang mga tao na pagmumukhang diamante ang puwat ng baso. Maya-maya inihain ang orders nila. Habang kumakain sila, palihim niyang pinag-aaralan ng bawat galaw ni Ipe. Kung pagmamasdan siya, lalo na't hindi niya suot ang uniform niya, iisipin mong isa siyang lalaki may sinasabi. Someone who grew up in the premises of Ateneo or San Beda. At isang professional. At dahil criminal lawyer siya, sanay siyang kumilatis ng tao.
May fine na siya kung kumilos. He had class, decent, kahit sa paranyang napagsubo at pangmuya. Na-amuse sa pagmamasid kay Ipe. Komportable rin siya sa company nito. Hindi kasi ito mahilig magpa-impress. Hindi ito masyadong masalita tulad ng karamihan sa mga admirers niya. Ngunit may sense sa mga sinasabi nito. In fact, good conversationalist ito kahit hindi De La Salle o Harvard graduate. Bigla tuloy may pumasok na idea sa isip niya. Why not? Mukhang pasado siya sa standard ko. Guwapo, physically and mentally healthy. Napangiti siya. Hindi ba't naghahanap siya ng lalaking magbibigay sa kanya ng anak? At magandang prospect si Ipe para maging ama ng anak na inaasam niya. Si Ipe na nga kaya ang lalaking handa niyang pagbigyan ng sarili upang magkaroon ng anak? At sino si Ipe? Ano kaya ang tunay niyang katauhan sa buhay? Yan ang ating aalamin sa kasunod na kabanata ng ating kwento. Marami pong salamat.